back to my channel. And for today's video, may bago na naman ako naisip. May bago na naman ako naisip na i-share sa inyo. Kasi dun sa previous video ko, sinare ko sa inyo kung ano, kung paano ako nag-start sa YouTube, ano yung mga gamit ko noong umpisa hanggang ngayon, kung paano nag-improve yung quality ng video ko. And ngayon, naisipan ko na i-share naman sa inyo kung paano nyo mag-grow yung channel nyo. So, sa mga hindi nakakaalam, meron kasing requirement si YouTube bago ka makapag-cash out or yung parang paid na advertisement. So, meron siyang dalawang requirement, which is dapat ma-reach mo yung 1,000 subscribers and yung 4,000 watch hours. So, meron akong sinet or nag-research ako ng mga tips para mag-grow nyo yung channel. Basic na tips lang na pwede natin gawin para mag-improve and mag-grow yung channel natin. So, kung interested kayo, just continue watching. So, ayun, sabi ko nga kanina, simpleng steps lang siya or simpleng tips lang. As in, nag-research lang ako kung ano yung mga possible na baguhin natin kung nag-video na kayo. Ano yung mga possible na pwede natin baguhin para mas mag-improve, mas mag-grow pa yung channel natin. Pero kung nagsisimula pa lang kayo and balak nyo pa lang mag-start, so ito na yung mga dapat nyong gawin or i-prepare para mabilis mag-grow yung channel natin. So ako kasi, 2 years na ako dito sa aking YouTube and ngayong taon lang ako nag-start mag-grow ulit kasi nga dahil nag-quarantine, madami akong time para mag-upload, mag-film, mag-edit kasi wala pang pasok. So, dun ako nag-focus ngayon lang. Ngayon taon lang talaga ako nag-focus. Good thing na lang na na-achieve na natin yung 1K subscribers. So, waiting na lang kung ma-achieve ko yung 4,000 watch hours para mabigyan na tayo ng AdSense. Para may mag-flash na ads dyan. So, excited ako dumating yung time na yun. So, sana supportahan niyo ako hanggang sa ma-achieve ko yung pag-grow pa ng aking channel. So, ayan, so 10 yung tips na nilist down ko. So yung first tip is be consistent. Yun yung pinakaunang-una. Una-una kong nilagay kasi yun talaga yung dapat natin gawin. Kailangan natin maging consistent sa pag-upload ng videos. Kasi nung last year, hindi talaga ako consistent. As in, kung kailan lang ako nakapag-film, kung kailan lang ako nakapag-edit, dun lang ako may upload. Ngayon, dahil nga nag-quarantine, lagi ako merong upload. Usually, twice a week, meron akong upload. And, ni-schedule ko siya. So, every Wednesday and Saturday ako nag-upload ng video. Para syempre, kung meron kang viewer, alam nila kung kailan nila abangan yung next upload mo. First step natin, kailangan natin maging consistent. Kung ginagawa niyo na siya ngayon, so much better na ituloy niyo lang siya. Updated pa rin kayo sa pag-upload, consistent pa rin kayo sa pag-create ng mga video, so okay yun. Then, yung second tip ko is sustainable video productions. Ang ibig sabihin lang naman nun is meron kayong sariling spot kung saan kayo nag-film. So, ngayon kasi meron akong sariling small na spot dito sa kwarto namin kung saan dito nakalagay yung background ko, tapos sinistan ko lang yung ring light ko, then nilalagay ko lang yung camera, then nakapag-film na ako. Kasi ang maganda kasi kapag meron kang parang mini studio, pag minaisipan kong i-film, madali mo na siyang gagawin. Katulad ngayon, kahina pa ako nakaayos, pero inabot na ako ng alas 5 bago ako nakapag-film, pero mabilis ko siyang sinet up. As in, nilagay ko lang yung ring light, nilagay ko lang yung camera, then nag-on na ako ng video, and ito na, nag-film na ako. So, yun yung ibig sabihin nun, para hindi nagbabago yung background, kasi, ewan ko, mas maganda yata yung ganun, yung hindi ka nagbabago ng background, hindi ka palipat-lipat, and meron kang sariling spot para pag naisipan mo mag-video or mag-film, madali ka makakapag-set up. Ayun, hindi mo naman kailangan magkaroon ng sariling editor. Kasi kung nagsisimula ka pa lang naman, di ba? Wala ka naman budget para doon. Pero, ayun, tiyaga lang at sipag lang yung kailangan mo. Kasi ikaw mag-film, ikaw mag-edit, ikaw mag-upload, ikaw na lahat. So, ayun, mas better para sa akin magkaroon ka ng mini spot kung wala kayong space na parang isang studio or wala ka pang budget para mag-rent ng isang studio. Kahit isang maliit na spot lang. Kasi ito lang talaga yung spot ko. So, yung pang third tips natin is begin each video with preview. So, ang ibig sabihin lang nun, kung napapansin niya sa mga ibang YouTubers, naglalagay sila dun sa unang clip ng video ng mga preview. Ibig sabihin, yung mga clips mismo dun sa video na papanoorin na exciting, yung main point ng video na papakita mo, nilalagay nila din sa umpisa,
as a review bago yung introduction ng channel nila. So ako, hindi ko pa siya talagang ginagawa. Pero pinapractice ko na siya na maglagay ng preview dun bago mag-start yung video kasi nakaka-attract yun ng audience. So good thing yun para sa watch hours na requirement. Kasi ang nabasa ko doon, kunyari nagde-DIY video kayo, review, or makeup tutorial, mas okay na ipakita mo na yung magiging final result para pag ikaw yung viewer, mapapaisip ka na, ah, paano na kaya nagawa yun? Parang, paano nagawa yung DIY na yun? Paano nagawa yung makeup look na yun? So, may interesado siyang i-proceed yung video and matapos yung video kasi gusto niya makita yung process. So, much better magkaroon ng preview before mag-start yung introduction ng channel niyo. So, yung pang 4 tips naman natin is, keep titles and opening short. So, ibig sabihin lang nun, huwag mo masyadong habaan yung introduction mo or yung mismong intro ng channel mo. Ang nabasa ko dun, parang hindi siya lalagpas ng 5 seconds. So, nung nabasa ko yung tips na to, in-edit ko na yung intro ko na less than 5 seconds ko lang siya kasi parang umabot siya ng mga 7 to 10 seconds. So, na less than 5 seconds ko lang siya kasi tina-target kasi natin dito yung hindi ma-boring yung mga viewers natin. So, kailangan hindi ganun kahaba yung intro mo kasi syempre excited na sila dun sa mismong video. Sina-practice ko siya kasi minsan sobrang kadaldalan ko. Ang dami ko nang sinasabi sa introduction pa lang. So, bago pa ako mag-start ang haba na ng video. Ayun, kasi yung attention ng isang viewers is sobrang maliit lang, sobrang short of period of time lang. Ang pang-fifth tips natin is to add end screen to promote your channel or your videos. Kung di pa kayo familiar sa end screen, yun yung nakikita nyo every time na natapos yung video ko. So, pag outro na, may lumalabas na parang i-click nyo na lang yung video, lalabas na agad yung video na nandun. So, yun yung end screen na tinatawag. Much as well, maglagay ng ganun kasi nakaka-attract siya and nakaka-promote siya ng channel and yung videos mo. So, pwede mo ilagay dun yung previous videos mo or yung mga last videos mo pa or pwedeng playlist yung ilagay mo para mag-movie marathon yung viewers mo. So, pwede ka rin mag-promote ng channel. Pwede yung channel mo, pwede yung channel ng iba. Dahil na ginagawa ko yung end screen na yun, isashare ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, once nakapag-edit na ako ng video, so, syempre, i-upload ko siya sa YouTube. Then, after mag-load ng mismong video, meron dun next step. So, yung next step na yun is maglalagay ka ng end screen or yung add cart annotation yata yung tawag kung di ako nagkakamili. Yun yung nag-a-appear dito sa taas or dito. Hindi ko alam kung saan sila nag-a-appear. Pero yung parang merong dot, yung ganun na dot. Annotation nga siguro yung tawag doon. So, yun, pwede ka mag-add ng card annotation or yung end screen. Nilalagay mo yun kapag dinalog mo na yung video. So, mamaya makikita nyo din yun pag natapos yung video na to. So, yun yung tinatawag natin na end screen. So, pwede nyo yun i-add para makapag-promote ng video nyo or ng YouTube channel nyo. So, ang pang-6 na tips ko sa inyo is yung i-remove nyo yung mga distraction or mga ingay sa video nyo. So, ako, usually, hindi ko nadidelete yung mga ingay sa background ng video ko kasi since nga, meron lang akong small spot dito sa taas namin and usually, nandito kami lahat sa taas. So, narinig nyo yung mga ingay, yung mga boses, yung mga pag-uusapan kasi hindi ko na siya nadidelete sa mismong pag-e-edit. Pero, ang masasuggest ko dito is yung pag-cut ng video. So, dati, hindi pa ako marunong mag-cut ng video. So, as in, yung mga, mga ganyan. Hindi ko pa yung nadidelete dati. Pero, nung minabasa akong video na mas okay panoorin yung video na walang mga ganun distraction. So, ayun, marunong na akong mag-cut ng video kasi yun yung pinaka-basic na pwede mong aralin sa pag-e-edit. So, yun, kailangan simulan mo sa pagka-cut ng video, yung mga tamang pag-cut ng video. Last 4 tips na lang. Yung pang-7 tips ko naman sa inyo is create creative thumbnails. Ako, yun, sabi ko nga sa previous video ko, ini-improve ko pa yung pag-i-edit ng thumbnails ko. So, naghahanap ako ng mga right application para sa mga thumbnails and kung paano ko sila magagawa as attractive, ganoon creative. Gusto ko din gawin nyo na, gusto ko din gumawa kayo ng mga creative thumbnails kasi nakaka-attract talaga yan sa mga viewers. And for sure, naging viewer na rin naman kayo sa mga ibang YouTube channels. Alam nyo yung feeling maging viewers. Ayun, mag-create lang kayo ng creative na thumbnails. Ang sabi kasi dun sa na-research ko, yung mga ages ng video, yon kailangan nyo tanggalin, linisin, ganyan.
Tapos, make sure nakita yung image na ilalagay nyo dun sa thumbnail. Kasi since maliit lang naman siya na size ng frame, so kailangan kita yung mga every details na ilalagay nyo dun. Tsaka, syempre, dapat relevant thumbnails na ilalagay nyo dun sa video na kinereate nyo. Kasi alam nga naman, haul siya, pero parang hindi naman haul video yung thumbnail. So, kailangan relevant siya, related siya dun sa video na ginawa nyo. And tsaka, last, kailangan parang nandun na yung pinaka main point ng video nyo, nandun na sa thumbnail para ma-attract yung viewers nyo na manood, and good thing yun para ma-reach nyo yung watch hours. And lastly pala, sa thumbnail, kailangan meron, mas okay na meron consistent na thumbnail, yung parang relevant yung mga thumbnails na ginagawa nyo. Parang Instagram feeds, gano'n. Meron siyang sariling feeds para mas maganda siyang tignan, mas nakaka-attract siyang tignan. So ako, yun, minaworkan ko nga siya, yung mga thumbnails ko, minaworkan ko siya. So kapag naging okay, baka iibayin ko din yung mga thumbnail ng mga last videos ko para syempre, magiging consistent yung thumbnails ko. So, ayun lang. So, yung pang-8 tips ko sa inyo is yung create trending videos. So, syempre, kapag on trend yung kine-create nating video, mas madami manonood. Kaya may trending na issue, tapos ni-review mo or what, nag-say ka about doon. So, most probably, madami manonood ng video mo. O kaya, nag-cover ka ng dance na on trend. Kunyari, sa Blackpink, kinover mo siya or nag-tutorial dance kami ka. So, madami syempre yung gustong matuto yung dance na yon, and maghahanap sila ng tutorial about doon sa dance na yon. So, yun, madami kang magiging viewers. So, kailangan maging creative ka or do research kung ano yung trending na videos para mas madami manood sa'yo. And magagamit mo yun para ma-reach mo nga yung 4K watch hours mo sa YouTube. Basta kapag may naging on-trend na challenge sa YouTube, yun, diba? Usually, napapansin nyo, pag may nag-trend na challenge sa YouTube, halos lahat ng YouTuber ginagawa na yun agad. Kasi, syempre, sayang naman kung ginawa mo siya kung kailan tapos na yung on-trend, diba? So, yung last 2 tips natin, 9 na tips ko sa inyo is yung create long video. So, medyo contrast siya dun sa sinabi ko na umpisa. Yung mismong video or yung mismong content nyo, mas okay siyang mahaba. Pero huwag naman masyadong haba talaga, like 20 minutes. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, maiksi lang yung pasensya ng isang tao sa panonood. So, kapag na-boring na siya, lumilipat na siya ng ibang video. So, make sure na hindi siya ma-bored kung mag-create ka ng mahabang video. Pero yun, maganda kasing mag-create ka ng mahabang video para nga sa watch hours mo, para ma-reach mo yun. Ang alam ko kasi sa YouTube guidelines is basta manood siya within 7 to 15 minutes, okay na siya, okay na yun. So, kailangan mag-create ka ng video ng 10 to 15 minutes kasi maganda siya sa pag-reach mo ng 4,000 watch hours. Para kasi sa akin, based sa experience ko, mas nahirapan akong i-reach yung 4,000 watch hours kasi hindi mo naman mapi-please yung mga tao na panoorin hanggang dulo yung video mo. Kasi syempre, pag na-board nga naman sila, di ba? Hindi mo rin naman talaga masasabi kung tinatapos nila yung video na to. Pero at least 7 to 15 minutes or within nung gitna nun, napanood nila yung video mo and okay na yon. So yung last tip natin dito sa video na to kung paano mo marireach yung 1K subscribers and yung 4,000 watch hours mo sa YouTube is yung collaborations. Last time, dun sa isa kong previous video, nag-collab ako with my sales director sa Mary Kay. So, hindi man kami, hindi pa naman ganun kadami yung subscribers niya. Pero okay lang yun, kasi syempre, magkaiba kami ng circle of friends. So, mapopromote ko yung channel ko sa friends niya, sa family niya, sa relatives niya, sa social media niya. And ganun din sa akin. So, vice versa lang yan. So, mas okay na mag-collab kayo sa isang tao, sa isang YouTuber, kahit hindi pa siya ganun kasikat. Kasi, hindi mo rin masasabi na may mga friends siya na magsusubscribe sa'yo. So, isa na yon na platform para ma-promote mo yung channel mo. So, ito, maganda to para ma-reach mo yung 1K subscribers mo. So, mas okay na mag-collab ka sa isang YouTubers o sa isang vlogger or sa isang influencer or mag-create kayo ng isang video na meron kang kasama kasi mapopromote mo, guys, yung YouTube channel mo.
So, doon mo mas mapapabilis ma-reach yung 1K subscribers na requirement ni YouTube before ka magkaroon na AdSense. And nabasa ko din sa research ko na mas okay na maglagay ng hashtag sa videos mo. Kasi ang alam ko kasi pag kinilik mo yung hashtag na yon, lahat ng video o lahat ng YouTuber na gumamit ng hashtag na yun, makikita mo. So, isa na yun sa mga promotion ng channel mo. So, huwag kang panghihinaan ng loob na matagal mo siya ma-reach or mahihirapan ka sa pag-reach kasi super laki or super daming platform kung saan pwede mo ma-promote yung channel mo and mas mapapabilis yung pag-reach mo ng mga requirements ni YouTube. So, ayun lang. So, kung bago ka pa lang or nagbabala ka pa lang mag-YouTube, simulan mo na ngayon kasi sayang yung oras hanggat wala pang pasok kasi ako wala pa akong pasok ngayon. So, August pa yung pasokan namin. So, madami pa akong days na pwede mag-film kasi hindi pa masyadong tight yung schedule ko. So, kung ganun ka din, simulan mo na ngayon. Kung wala ka pang camera, pwede na mag-start sa phone. So, panoorin mo yung previous video ko. So, dun lang din ako nag-start sa phone vlog yon. Pero kung nag-YouTube ka naman na, nag-i-start ka ng mag-YouTube and hindi mo alam kung paano mag-grow yung channel mo. So, tamang-tama yung video na to kasi meron na akong 10 tips para ma-reach mo yung requirements ni YouTube or para mag-grow yung channel mo. So, sana naka-help yung 10 tips na sinare ko sa inyo, guys. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo and sana madami kayo natutunan. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. And click nyo na rin yung bell button para mag-notify everything na nag-upload ako ng bagong video. Spread love and prayers to everyone and stay hydrated. And see you guys on my next video. Bye!